Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana'y nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pati kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin at narrators nitong page na ito. Ako po muli ito si Marga at ito na po ang kadugtong ng aking kwento at karanasan. Dumaan ako sa staff house bago umuwi para makausap yung personnel in charge. Lunes nung araw na yon. At sinabihan ako na Miyerkules pa talaga ang soonest date na pwede akong makalipat. Pag uwi ko sa boarding house, naglaba ako at past dinner time na nakatapos. Magpapahinga lang sana ako pero hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako ng tuluyan. Bigla akong nagising dahil sa ulan. Napabangon ako bigla at dali-daling bumaba dahil naalala ko yung mga nakasampay kong jeans at towel sa labas. Mabuti na lang, hindi naabutan ng ulan yung pwesto nila sa may silong sa likod ng bahay. Pero kinuha ko na rin yung mga nakasampay at nagpasyang sa balkonahe ko na lang sila isasabit. Nang pabalik na ako sa loob, biglang nag-ingay yung mga manok kaya napalingon ako. Medyo madilim yung parte kung nasaan ang mga kulungan nila. Kaya hindi ko malaman kung ano ang naging sanhi ng pagkakagulo ng mga manok. Naisip ko na baka nababasa sila ng ulan kaya pinuntahan ko yung kwarto nila Tatay Fredo at kumatok pero wala namang sumasagot. Doon ako napatingin sa wall clock at nakitang lagpas midnight na pala kaya mahimbing na siguro yung tulog ng mag-asawa. Umakyat na ako at lumabas sa balkonahe para isampay sa grills ng bintana yung mga dala ko. May bubong ang balkonahe at hindi pumapasok yung ulan doon. Nagulat ako nang may kumalampag na naman sa dako ng mga kulungan ng manok. Maingay yung ulan pero maririnig mo pa rin yung tunog na gawa ng yero ng kulungan na para bang may bumubundol doon at kumakaluntog rin yung mga lalagyan nila ng pagkain. Biglang pumasok sa isipan ko na baka mamaya si Emily yun. Pero dahil nga sa ulan, nag-alinlangan ako na lalabas siya ng bahay. Kaya ang pangalawang naisip ko ay baka may magnanakaw. Dali-dali kong kinuha yung sinampay ko at bumalik sa loob. Bumaba rin ako ulit para i-check kung naisara ko ba ng maayos yung backdoor. Tinignan ko rin pati yung locks ng mga bintana. At dun ko napansin na may taong papalapit sa kinaroroonan ko. Nang matapat siya dun sa parte ng silong na may ilaw, doon ko namukaan kung sino ang taong yun. Tama nga ang una kong hinala, si Emily. May bitbit na mga manok sa magkabila ang mga kamay. Akala ko ay hindi na ako magugulat kung sakali man na mapatunayan kong si Emily nga ang nasa likod ng mga nangyayari sa bahay na yun. Pero kapag pala nasaksihan mo mismo ng harapan, andun pa rin yung halo-halong gulat, takot, kaba at pagtataka. Gusto kong tumakbo papalayo o kaya naman ay sumigaw pero nastatwa ko sa kinatatayuan ko. Nanatili akong nakasilip sa bintana at pinapanood si Emily. Sumalampak siya sa lapag ng silong ng bahay. Tumalikod siya sa pwesto ko at humarap sa dako ng mga kulungan. Kaya kaunting parte lang ng mukha niya ang naaaninag ko. Nang simulan ng lapain ni Emily yung mga manok, dun na ako natauhan. Kinatok ko ng kinatok yung kwarto ng mag-asawa hanggang sa pagbuksan ako ni Nanay Esther. "Oh, bakit ka umiiyak?" tanong niya sa akin. Hindi ko namamalayan na umiiyak pala ako kaya hindi ako agad nakapagsalita. Nagising din si Tatay Fredo at lumapit sa amin dahil siguro narinig yung tanong ni Nanay Esther. Si
Si Emily po, yan lang ang nasabi ko habang tinuturo yung backdoor. Mabilis na lumabas ng kwarto nila si Tatay Fredo at sumilip sa bintana para tignan ang itinuturo ko. May sinabi siya kay Nanay Esther pero hindi ko maintindihan dahil Bicolano na salita yung gamit nila. Sinabihan ako ni Nanay Esther na umakyat na sa kwarto at magpahinga na. Umakyat naman ako pero andun lang ako sa taas ng hagdan at nakikiramdam sa mga nangyayari. Narinig kong ipinasok na ni Nanay Esther si Emily sa loob ng bahay at malumanay na kinakausap. Tapos, parang umiiyak si Emily habang sinasabi yung mga katagang, "Padangat, makakawon, ako kawon, kawon ma." Basta tipong ganyan na salita. Marami pang sinabi si Emily pero hindi ko na talaga maintindihan yung mga salitang binanggit niya. Yan lang yung mga natatandaan ko na kinabukasan ay pinatranslate ko sa kaopisina ko. Sabi nung katrabaho ko, hindi raw ganyan yung exact words pero ang ibig sabihin ay parang ganito. Gustong gusto kong kumain ma. Tipong ganyan. Nung araw na yun, nag-undertime ako sa trabaho dahil sobrang sama ng pakiramdam ko. Siguro ay dahil sa tensyon at kakulangan sa tulog. Pagdating ko sa bahay, andun sa may sala si Najela at Nanay Esther. Umupo ako sa tabi ni Jela at tinanong ako ni Nanay Esther tungkol sa mga kakaibang kilos ni Emily. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat at tumangot ako naman siya. Maging sila pala ni Tatay Fredo ay parang hindi na maganda ang kutob sa kalagayan ni Emily. Biglang sumigaw si Emily mula sa loob ng kwarto niya. Nang pumasok kami, andun si Tatay Fredo kasama yung isa pang matandang lalaki na isa raw na manggagamot. May hawak yung matanda na kulay pulang tela. Makapal siya na parang merong kung ano sa loob at yung tela ang ipinambalot doon. Kapag inilalagay ng matanda yung tela sa palad ni Emily, sumisigaw siya na para bang nasasaktan. Pinuntahan ni Nanay Esther si Emily at niyakap ito. Hindi ko naintindihan yung pag-uusap nila kaya andun lang ako sa tabi ni Jela at nakikinig. Lumapit yung albularyo kay Emily at itinaas ng bahagya yung damit niya. May itinuro itong parte na mamula-mula at medyo nagva-violet na nakapaikot sa pusod ni Emily. Pagkatapos ay iminuwestra ng albularyo yung daliri niya, paikot sa baywang ni Emily. At dun namin napansin na may parang bakat ng tali na katulad kapag mahigpit yung garter ng shorts na suot. Lumabas na kami ni Jela at itinranslate niya para sa akin yung mga sinabi ng matandang manggagamot. Kung hindi raw kinukulam si Emily, ay baka inaaswang siya. O kaya naman, ay parehas. Bandang hapon ay dinala si Emily sa ospital dahil suka siya ng suka pero iniuwi rin siya kinagabihan dahil ayaw niyang magpa-confine. Sabi raw ng doktor, ay self-induced vomiting ang nangyayari kay Emily. Nakitaan din siya ng damage sa throat at sa stomach. Ibig daw sabihin, matagal na niya itong ginagawa. Wala namang nakitang senyales ng food poisoning kaya tinatanong nila si Emily kung bakit niya pinipilit na magsuka. Doon na pumasok yung tungkol sa pagiging big eater niya. Ini-endorse daw si Emily for psychotherapy dahil nakitaan siya ng simptomas ng bulimia. Nakahiga na ako at handa na para matulog. Nang biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Medyo late na nun dahil inayos ko pa ang lahat ng mga gamit ko na ililipat sa staff house kinabukasan. Mahina lang yung mga katok which reminded me na parang deja vu ang senaryo na to. Pero this time, may tumawag sa pangalan ko. Sigurado ako na si Emily yun pero tiniis ko na huwag siyang pagbuksan dahil natatakot ako sa kanya. Nang marinig kong pababa na siya sa hagdanan, dun ako nakaramdam ng guilt na paano kung may kailangan ng bata o masama ang pakiramdam niya. Bumangon ako at binuksan ang pinto.
Laking gulat ko dahil nandoon pa rin si Emily sa harap mismo ng pintuan. Sigurado ako na narinig ko na siyang bumaba pero andito pa siya at kaharap ko mismo. Ate, tulong po, sabi ni Emily sa akin. Bigla niyang hinawakan yung tiyan niya at kitang-kita ko yung pamimilipit niya sa labis na sakit. Pasigaw kong tinawag si Nanay Esther pero hindi yata ako narinig. Inupo ko si Emily sa lapag at saka kinatok yung kwarto ni Najela. Si Jem yung lumabas at agad na napatingin kay Emily nung buksan niya ang pintuan nila. Pinagising ko kay Jem si Nanay Esther habang inaakay ko si Emily papunta sa may sala. Dahil siguro sa ingay namin, nagising din yung mag-jowa at lumapit si Kevin, yung boyfriend, habang si Miyuki naman yung girlfriend, para tignan kung ano ang nangyayari. Hinawakan ni Kevin yun noon ni Emily at sinabi niyang mataas daw ang lagdat nito. Inihiga namin si Emily sa sofa at hinilot ko yung tiyan niya dahil yun ang idinadaing niyang sumasakit daw. Pagdating ni na Jem at yung mag-asawa, biglang umatungal si Emily ng malakas kaya napaatras kami pareho ni Kevin. Kitang-kita namin kung paano manlisik yung mga mata ni Emily habang inaangil yung mga ngipin niya na parabang sinasapian. Yung sofa, halos katapat ng kwarto ni na Kevin at yung uluhan ni Emily ang nakapwesto malapit sa pintuan nila. Mula sa pagkakahiga ni Emily, tumingala siya bigla at ninisiyan si Miyuki na nakatayo sa may pinto. Mabilis na bumangon si Emily at sumugod kay Miyuki. Buti na lang, mabilis ang reflex ni Kevin at naitulak niya si Emily papalayo. Napag-alaman namin later on na 3 months pregnant pala si Miyuki. Nang maihiga namin ulit si Emily, dinasalan siya ni Tatay Fredo at nakatulog ito. Binuhat nila si Emily pababa sa kwarto niya at doon siya dinasalan ulit ni Tatay Fredo. Sabi ni Kevin na isang nursing graduate, yung pagkakaroon ng eating disorders tulad ng pagbabinge eating ni Emily ay explainable by science pa raw pero itong nasaksihan namin ngayong gabi ay hindi na raw yata sintomas ng bulimia. Naaalala ko pa rin yung medical terms kahit ilang taon na ang nakakalipas kasi during that time, nagtanong din ako sa company doctor namin dahil big eater din ako. So for some reasons, bigla akong naging concerned kung normal lang ba ang katakawan ko o kung ano. Ipinaliwanag niya sa akin ang mga ito and he even showed some pictures. Walang nakatulog sa amin ang gabing yun, lalo na at biglang umulan ng malakas dahil may paparating na bagyo. Nakumbinsin namin si Nanay Esther na subukan ulit na kumonsulta doon sa albularyo just in case na totoong kinukulam nga si Emily, inaaswang, o kaya naman ay sinasapian. Agad na umalis si Tatay Fredo para sunduin yung manggagamot. Bandang madaling araw, dumating na si Jella galing sa trabaho at nagulat siya dahil nandun kami lahat sa ibaba maliban kay Miyuki na ayaw palabasin sa kwarto ni Kevin. Ikinuwento namin sa kanya yung mga nangyari at kinilabutan kami sa mga sinabi niya. Pwede ka raw palang makonvert kahit wala kayong lahi ng aswang. May ritual daw iyon wherein may itinatali sila sa tiyan mo. Tapos, hindi rin biglaan, kundi dahan-dahan yung pagbabagong mangyayari sa'yo. Humarap si Jella kay Kevin at tinanong kung buntis ba ang girlfriend niya. Yun nga, 3 buwang buntis na raw si Miyuki. Kaya ba siya sinugod? Tanong ni Jem. Para naming nireplay yung sinabi ni Jella dahil pagdating nung albularyo ay ganun din ang sinabi niya sa amin. Actually, hindi ko maintindihan yung sinasabi ng matanda at tinatranslate lang ni Jem para sa akin. Pinakita rin niya sa amin kung paano kumulo yung nasa loob ng dala niyang maliit na bote. Langis siya na kapag kumulo ay indikasyon daw na may aswang sa paligid. Ang alam ko, lana yung ginagamit nilang ganun pero yung dala ng albularyo is hen o kung ano pa man yung pangalan nun. Sorry o pasensya na dahil hindi ko na po maalala. Sinabihan kami na maglagay ng bawang sa mga bulsa namin
pero wala kaming makita. May dala ring tulos yung albularyo at binigay niya sa akin dahil akala niya ako yung buntis. Kinuha yun ni Kevin at saka umakyat sa kwarto nila ni Miyuki. Kung sino ang may gawa at bakit iyon nangyayari kay Emily ay hindi rin masabi nung albularyo. Pero alam daw niyang nilalabanan ni Emily yung kung ano man na nasa katawan niya. Yun siguro ang dahilan kung bakit pinipilit niya magsuka. Para mailabas kung ano man yung ipinasok sa loob niya. At siguro, kaya siya ganun kalakas kumain ay para mapunan yung gutom na nararamdaman niya. Kaya lang, kahit gaano pa karaming pagkain ang kainin niya, ay nandun pa rin ang gutom na tanging mainit at buhay na laman lang ang makakapawi. Nakakalungkot man na iwan namin yung mag-asawa at si M sa gitna ng problema ang kinakaharap nila, ay wala naman kaming magagawa. Unang umalis si na Kevin at Miyuki. Pilit na ibinabalik ni Nanay Esther yung upa namin for that month at saka yung deposit pero nakapag-usap na kaming mga boarders na wag nang kunin dahil mas kailangan nila yun lalo na at siguradong hindi muna sila makakatanggap ng mga bagong mangungupahan. Every night, ipinagdarasal ko na malagpasan nila ang pagsubok na yun at makalaya si Emily sa kung anumang masamang bagay ang gustong sumakop sa katauhan niya. Nung dumating ang weekend, nanalasa ng tuluyan ang bagyong Bebeng. Wala kaming kuryente at na-stranded sa staff house ng ilang araw. Nang humupa na yung bagyo, nalaman ko mula doon sa isang supervisor, yung nagatid sa akin sa boarding house dati, na binaha pala yung lugar ni Nanay Esther. Natumba rin yung mga puno sa side at dumagan sa bahay. Akala niya ay doon pa ako tumutuloy. Sinubukan kong tawagan si Nanay Esther pero naka-off yung telepono niya. The day bago ako umalis ng Bicol ay bumisita ako sa boarding house. Sabi ng mga kapitbahay, lumipat na sina Emily dahil sa damage ng bahay at baka ibenta na lamang daw ito. Tinanong ko kung saan sila lumipat. Ang sabi daw ni Tatay Fredo ay uuwi sila sa kapatid niya sa Sorsogon. Sa lahat ng mga karanasan ko, ito yung pinaka nakakatakot. Naniniwala ako sa mga kwento tungkol sa mga ganyang creatures pero it doesn't really feel hanggat hindi mo nararanasan ang harap-harapan. Hindi mo masasabing totoo sila. Until now, gusto ko pa rin isipin na psychological yung sakit ni Emily pero yung mga iba't ibang instances surrounding her are too strange. At sa totoo lang, hanggang ngayon, it still haunts me. Iyon yung dahilan kung bakit takot ako sa mga aso, pusa, manok, o kahit na anong klaseng buhay na hayop. Ayos lang kung nakikita ko sila o nasa paligid ko pero hindi ko sila kayang hawakan. Yung manok, kaya ko basta, luto na syempre. Hindi ko rin kayang maglinis ng isda lalo na kung buhay pa siya at kumikislot-kislot pa sa kamay, yung tipong ganun. Kinikilabutan ako ng husto. At yun nga po, dito na po nagtatapos ang aking kwento at karanasan. Maraming salamat po sa lahat ng mga matiyagang nakinig kahit na may kahabaan itong aking kwento. Hanggang dito na lamang po, from Marka. So ayan po, magandang araw mga Ka-Creepy Tales. Bago po ang lahat, ito pong kwento na to ay niresend lamang. So kung may mga nagtataka po dyan kung pamilyar sa inyo tong kwento na to, ito po ay naibahagi na dito sa ating channel siguro mga 9 months ago, 10 months ago. Hindi ko lang sigurado ah. Hindi ko rin po alam kung bakit siya niresend uli. Ako naman to na basa lang ng basa, kwento lang ng kwento, hindi mo na tinitingnan. So, pero tinapos ko na, nag-decide ako na tapusin pa rin yung kwento kung sakali man na may maghanap ng part 2. Kasi dun sa unang kwento, dun sa part 1, may mga naghahanap nung karugtong nung nangyari dun sa kwento ni, dun sa nangyari kay Emily. So, ngayon, kung gano'n nakatagal yung kwento niya, iniisip ko kung ano na kaya yung nangyari kay
Ano na kaya nangyari kay Tatay Fredo, no? Siguro naman nasa mabuting kalagayan na sila kasi 'di ba ang sabi nga nilalabanan ni Emily yung pagiging aswang niya. At ito din yung isa sa tanong eh, bakit siya nagkaroon ng ganun? Paano siya na nayanggaw? Yanggaw yata yung tamang term diyan eh. O kung doon sa mga nakakaalam kung ano yung tamang tawag dito kasi para sa akin yanggaw eh. Tama ba? Kasi ngayon lang ako nakarinig na yung ritual na ginawa sa kanya ay parang sa may sinulid doon sa may bandang puso o sa may tiyan niya. Tapos meron kung ano sa loob ng katawan niya na yun yung nagiging sanhi para maging isa siyang ganap na aswang. Hindi ko alam, siguro kasi 'di ba nagdo-dorm din si Emily. Nagdo-dorm din siya dati na malayo siya sa bahay niya, sa pamilya niya, kala Tatay Fredo, kala Nanay Esther. Baka ang pwedeng isang dahilan diyan, baka may napuntahan siya na lugar tapos hinawaan siya ng pagiging aswang, o mayroon siyang kaibigan na hinawaan siya na sila diyang gawin yun sa kanya kasi alam niyo yun, yung baka naiinggit na normal siya na simpleng tao, baka gustong guluhin yung simpleng pamumuhay ni Emily. Ayun lang yung mga naiisip ko na pwedeng maging dahilan dyan. Pero sa ngayon, iniisip ko kung ano na kaya yung nangyari dun sa pamilya nila, Tatay Fredo, ni Nanay Esther at ni Emily. Siguro naman, nagawa nila ng lunas o nagawa ng paraan na maibalik sa normal o maibalik sa pagiging tao si Emily kasi kung tuluyan siya magiging aswang, ay kawawa naman yung matandang mag-asawa na sila Tatay Fredo tsaka si Nanay Esther. Kasi isang anak na nga lang nila, ganun pa yung mangyayari. Pero malakas yung pananalig ko, malakas yung paniniwala ko na nalagpasan nila o nagawa nila ng paraan yun. So sa mga nakakaalam po dyan na pwedeng dahilan ng mga nangyari kay Emily, i-comment nyo lang po sa comment section natin. At kung sakali man na kinakaharap pa rin nila yung mga problema ngayon na ganun nung pamilyang nila Tatay Fredo, nila Emily, baka po may nakakaalam kung ano yung pwede nilang gawin, kung meron sila pwedeng lapitan, mga proseso na dapat nilang gawin. Huwag po kayong mahihiyang i-comment yan sa ating comment section kasi kung sakali man na kailangan pa rin nila ng tulong, magiging malaking-malaking magiging malaking-malaking tulong yan sa kanila para malagpasan nila yung problema na yan. So, ayan po, inuulit ko po, ito po ay niresend lamang sa atin. So, kumbaga parang re-upload po ito. So, mamaya po, susubukan ko na makapag-upload ulit. O kung wala po, bukas na po ulit tayo magkakaroon ng panibagong kwento. So, abangan nyo na lamang po. So, bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Pisa na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Boss Jory Sevano, kay Ms. Rowena Diaz Velasco, kay Boss Elmer Vincoy na nakikinig mula sa Zabarte, La Forteza, Camarin North, Caloocan. Maraming salamat po sa pakikinig, pagsuporta ninyo dito sa ating Pinoy Creepy Tales channel, Sir Elmer Vincoy. God bless po at mag-ingat po kayo palagi. Ayan, hello din po kay Ms. Joanne Garcia na ating co-admin, co-narrator dito sa Pinoy Creepy Tales channel. Pwede nyo suportahan ang kanyang Tagalog horror channel na Panaghoy sa Dilim, yung Bernamir series niya. Napakalupit po. So yun, naalala ko, ako kasi unang nakarinig sa kanya nung nagbahagi siya ng kwento dito, siya mismo yung nag-narrate. Kaya pala talagang napukaw yung attention ko dun sa boses niya dahil kaboses, nakaboses niya yung isang napakagaling na babaeng narrator na narrator o horror narrator. Hindi ko nasasabihin kung sino siya pero kaboses talaga ni Miss Joanne. Napakinggan ko lang ulit kagabi. Kala ko siya yun eh. So sana po suportahan nyo ang Panaghoy sa Dilim. Kasabay na rin ang The 3 3 AM Encounters.
El Paniki, ano pa ba? Disturb the Spirit, Creepy Shinigami. Yung mga channel po na pwede nyo suportahan ay nakalagay po sa description nitong ating video. Kung sakali naman na gusto nyo magpahinga sa mga kwentong katatakutan, kung pakiramdam nyo aatakihin na kayo sa puso, pwede kayo makinig sa Secret Love and Life Confessions. Pwede kayo magbahagi ng mga life experiences nyo, ng mga experiences nyo sa mga buhay pag-ibig. Yan, kung sakali man na mayroon, sana all. So, ayan po. Binabati ko rin po, syempre, si Miss Maricel Tababan, si Miss Angelina Suzuki, si Miss Aileen Doroteo, si Miss Ana Duque, si Miss si Boss Maham The Shaders. Maraming salamat po sa inyo. Ayan nga, sabi niya, dito narinig niya na din daw tong kwento na itong binahagi natin ngayon. Oo nga po. So, abangan na lang po natin yung panibagong kwento bukas. Ayan. Hello din po kay Jover Valeroso, kay Boss Otso Walo It. Ayan, maraming salamat po. Hello din po and shoutout kay Mr. Resita Sairon, kay Miss Fleur Deliza Kizo na nakikinig mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Nurjan Makaayan, kay Miss Filipina Palsario, kay Miss Bergani Madla na nakikinig mula sa Doha, Qatar. Maraming salamat po sa pakikinig, sa suporta nyo dito sa ating PCT channel. Maraming salamat po. Binabati ko rin po, syempre, si Miss Jennifer Davis ng Long Island, New York. Maraming salamat po. God bless you always po at mag-iingat kayo palagi. Patuloy lang po sana natin suportahan at tangkilikin itong PCT channel. Binabati ko rin po, syempre, si Boss James Francis na matagal na nating avid listener supporter dito sa PCT. Maraming salamat po. At hindi nyo nakakalimutan makinig o tangkilikin itong PCT channel. Good luck po sa pag-aaral nyo. Ayan. Alam ko naman maraming nahihirapan sa mga modules ngayon. Ayan. Hello din po kay Miss Anna Linsolis, kay Miss Jude's Evening Store, kay Miss Ellie Gonzalez, kay Boss Jamer Bellarmino na ating avid listener mula sa Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo boss palagi dyan sa Hong Kong. And hello din po syempre kay Miss Iris Tachibana, kay Boss Rodelio Santos na pinapa-shoutout din ang kanyang anak na si Justin Santos. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik, pagsuporta at pakikinig dito sa PCT channel. Kay Miss Tez Lazo, kay Miss Alia Anshari ng Angeles City, Pampanga. Maraming salamat po sa inyo. Kay Miss C. Jersten na ating avid listener, thank you po sa support at pakikinig. Binabati ko rin po syempre si Miss Jiang Nancy, si Miss Marites Guevara, si Boss Pedro Tampos, si Boss Michael Marquez, si Miss Sweet Lady Centeno, si Miss Carmelita Mabanag, si Miss Mary Jane Manabat, si Miss Jonzil Alviola, si Miss Annie Abdullah ng Singapore. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po syempre kay Boss Beltran Dalen Jr., kay Miss Sherilyn Ishikawa, kay Miss Sarah King, kay Miss Ashley Rose Benaning na nakikinig mula sa Davao. Maraming salamat po sa suporta nyo dito sa PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Marichelle de Guzman at ang mga kasama niya nakikinig dito sa PCT channel. Thank you po sa inyo sa walang sawang pakikinig, pagsuporta sa PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Linda Lynn, si Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan na kasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin, kay Boss LC Drelado na naghihintay sa part 4 ng kwentong Enkwentro. Ako din po boss, naghihintay sa part 4 ng Enkwentro, pero ina-update ko naman po si Anthony at nagre-reply naman siya, talagang busy lang daw sa trabaho. Pero hintay-hintayin lang natin. Ayan, binabati ko rin po syempre si Boss Lawrence Lianto, si Boss Mike Guzman, na kung pwede po kayo mag-message sa Facebook page natin na Pinoy Creepy Tales Channel, o pwede din naman po sa Giancarlo Talosig Park, o pwede din po sa pinoycreepytales@gmail.com kung sakali man na gusto nyo
magbahagi ng inyong kwento at karanasan. Ayan, binabati ko rin po syempre si Miss, si Boss J. Miguel na taga Antique. Maraming maraming salamat po. Kay Boss Yamsot Kambi na pinapa-shoutout ang kanyang misis na si Miss Joanne Claveria. Ayan, maraming salamat po sa suporta ninyo sa pakikinig. And God bless you always po. Mag-iingat po kayo, Boss Yamsot Kambi and kay Miss Joanne Claveria. Hello din po kay Boss Direb Decara, kay Boss German Marasigan, kay Miss Teresita Serrano, kay Miss Amor ng Iraq, kay Miss Amerus Amoroso, kay Boss Mr. Listat 03, kay Miss Anlin 30, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss Jonah Grace ng Malaysia. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga kay Miss Christine Olson, kay Boss Dong Yu, kay Boss Carl Mendoza, kay Miss Ellie Gonzalez ng Quezon City. Ayan, maraming maraming salamat po. Kung may mga nakaligtaan man po ako dito sa ating shoutout, pasensya na po, babawi po ako sa susunod nating update. So, ayan po, maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod na takutan, mga ka-creepy tales, God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share, at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!